Pagayain natin sila. Okay, hi. 3, 2, 1. Good morning, kapatid! Alright, April 4, maayong aga sa wikang Hiligaynon. Sabay sa ating magandang gising ngayong umaga, ang Pinoy na paginda ng ating mga bisita. Kita nyo naman yan. Ang gandang pa-welcome sa ating bagong kapatid na mag-aatid ng kanyang mga patok na kwento rito sa Kapatid Network. Yes, sinayon pa, Jess. Kita mo naman, naggayak tayo dahil sa napaka-espesyal ng kapatid natin. Ito, na-excite na ako sa mga nakakabuhay ng mga sayawang Pinoy ng ating mga bisita. Pero isa pang nakaka-excite talaga yung ating bagong kapatid. Kaya naman po, huwag natin patagalin pa. I-welcome na natin ang nag-iisang! Wow! Totoo naman! Totoo! Nag-iisa! Walang pa, walang pa! Nag-iisa! Mark! Mark Logan! Welcome to the show. Puro popo. Nalilito ako, puro pogi dito. Kinikilig ako pag nagiginig yung boses na. Di ba yung boses? Iconic talaga. Di ba, finally? Yes. So, parang yung 1, 2, 3 yan. Yan yung mga nagsasabi sa akin ng kinalakihan na kita. Ala! Walang nakahas. Wala. Behave kaming lahat today kasing behave namin ang mga batang nasa likod natin ngayon. Kilala niyo naman si Sir Mark Logan. Yan naman. Mga Gen Z yung nasa likod natin. Wow, Gen Z, totoo. Kami rin. Kami rin naman. Kami rin naman. Pero sir, mga sinungaling. Pero sir, can I just say, sobrang nakaka-happy po yun. At eto na nga ang isa sa kanyang mga unang agenda ni Kuya Mark bilang kapatid natin ay makipagkulitan at kwentuhan ngayong Thursday morning dito sa atin. Makakasama natin si Kuya Mark sa buong programa ngayong araw. Wow, super exciting morning ahead. Hindi ba, Justin? Tama, Maui, Amuli. Welcome sa Kapatid Network, Kuya Mark! Ano pong mas masaya ngayong araw na ito? Tulad ni Kuya Mark, itong mga bisita natin, multi-awarded at talaga namang pang world class ang talento pagdating sa pagsayaw. Alam niyo, mga bisita, yan. That's right. At gaya ni Kuya Mark, nakilala na rin itong grupong ito ng ilang mga prestigious na award-giving bodies sa hindi na sa bansa. Naku, ilalaban ko yan sa mga pang-international, di ba? Alright, kasama ang ating bagong certified kapatid. Ayan, makikibanding po tayo sa Philippine Barangay Folk Dance Troupe sa pangunguna ng kanilang senior alumna at dancer na si Marichu Aculado. Miss Marichu! Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Miss Marichu, welcome. Hi, good morning. Kasama niyo rin po si... Yes, tawagin po natin si Miss Emilu Habana, ang inyong kasama rin. Good morning, Emilu. Wow.
Ano ba yung inyong ano? Siyempre, I'm sure kayo yung one of the lead dancers noong yung time. Ano yung inyong paboritong number? Tiniklaim yung ba? Yeah. Nung kapanahunan ko naman, gusto ko naman yung mga Latin dances, pero particularly Maria Clara. Yung mas Maria Clara. Kumakanta rin kayo. Ang ganda po yung mga sinyo. Ilalaban ko po kay Sir Mike. Sige. Ma'am, konting kwento lang, papaano na na-form itong grupo ninyo? Yung Philippine Barangay Folk Dance Group, nagsimula pa ito nung early 1940s. Wow! Hindi sila tumatanda. Ayun nga! To be fair! Kami lahat! Oo, 1940s sa Philippine Normal College. Ngayon, Philippine Normal University na siya. Hindi naka-recover yung dimple siya. Alam yung lugar sa may Taft Avenue ito, di ba? So, it was founded by Dr. Pacello Angeles Belmonte. We call her fondly Mommy Belle. Mommy of course, namatay na siya. Hey. She passed away, pero we're still trying to continue her legacy. So folk dancing. And then, it started as a mixed dance class dun sa Philippine Normal College. Pinuturuan ni Mommy Belle. Tapos, tinuruan niya na ng mga sayaw. Tapos, doon nagsimula na yung dance. Pero sabi niyo nga, ma'am, 1940s pa kayo nagsimula. Pero kayo, ma'am, kailan kayo pumasok sa dance group? At ano yung naging pagbabago na doon sa grupo mula noon hanggang ngayon? Pumasok ako sa Philippine Barangay Folk Dance Group noong 1979. I was on my second year college. You look super young, ma'am! Thank you. Anyway, so nandun ako and I stayed with the dance group from 1979 to 1984 naman. Ilang beses na pong nasaktan yung ingrown yung sa kakakamiklig? Yan talaga yung naisip ni Kuya Mark. Sir Mark. Actually, Sir Mark, niluloko nga ako dati nung asawa ko na yung aking padaw ay parang, ano yun? Aliwa. Ginger. A ginger. Ginger luya. Kasi lumaki na sa kakatinikling. Pero siguro si Ma'am ang pinakamagaling maglinis ng kusina. Baka rin naman. Kasi lahat ang baso nandito, di ba? Ganyan. O, di mas mabilis. Yes. Well, noon kasi lahat ng mga dancers were all, what you call the students ng Philippine Normal College then and alumni. But now we are already accepting dancers from outside. Si Emilio naman. Ikaw kapatid, ilang taon ka na sa Philippine Barangay Folk? Noong 2023 lang. Ah, bago! 24 po. Ano yung naging experience mo simula nung naging parte ka ng grupong ito? Kasi I know that dance is not just about performing, but also growth. Ano pa ba ang mga ibang benepisyo nito sa'yo? Unang-una po, isang karangalan po ang makasali po sa Philippine Barangay Folk Dance Group po. And of course po, yung makapag-travel po, international. Yeah. Saan pa kayo nakapunta? Sa mga perks? Ako po, ang napuntahan ko sa Philippine Barangay is last year po, nag-London po kami. Wow! And then... London! Ito mas mura! Makasali na nga sa group niyo nga. Alin yung mga dances na pinaka-impress yung mga dayuhan? Actually po, pinaka-impress po sila is yung mga rural po. Kasi paano rural? Along... Rural dance po. Yung mga tinikling. Okay. May baso. Makaiba kasi sa kanila. Siguro time na para turuan natin si Chester. Baso mo. Baso mo. Siguro ka rin natin si Dim. Pinis nangyari kanina, kailangan mo Dim, hindi ka magsasabi Sir Mark? Tanong ng tanong eh. Ikaw yun. Sir Mark, thank you po. I love you talaga. Nagsistart na. Ang bilis nangyari, hindi natin nakita. Papaulit natin. Paano? Dali. Inumin mo ba yan? Anong basic? Uy, pagtutumapod sa doon. Papayaran pa niya yung damit niya. Kuha tayo isang beso. Uy, basic ang sabi ko! Basic! Sabi ko basic! Hindi talaga natatapon yung tubig. Ayun, basic pa rin. Alam mo, ginagawa ko rin yan. Pero cookie yung nandito. Saka parang sa anak ko. Wow!
Kaya po nila to ginagawa dahil gusto po namin sabihin sa'yo, initiation po ito. Bago po kayo masweldohan sa Kapatid Network, kailangan po ninyo malampasan ang mga challenges na ito. Sige, gagawin ko yan. Ay, gagawin ko yan! Game! Ay, gagawin ito! Conditioner or something, yes. Pero... Bawal mag-conditioner. Okay. Oh, diba? Ganun pala yun. Oh, hindi lang maliligo ng 10 days, diba? Hindi naman. Wait, alam mo, nakaka-excite. I'm sure there's many more for us to look forward to sa pagdating sa performances po ng Philippine Barangay Folk Dance Troupe. Ma'am, mag-promote na po tayo. Send po namin kayo pwedeng kontakin. Yes po. We are still looking po for strong musicians and dancers po. So, welcome po ang lahat ng mga aspiring musicians and dancer po to submit po pre-registration po online, and makikita nyo po yung QR code sa inyong mga screen. And para po updated po kayo sa mga announcement and events, shows and mga videos po ng Philippine Barangay Folk Dance Troupe, visit our social media account at PBFDT since 1946 po. And sa website po ay philippinebarangay.com. Thank you very much. Maraming salamat muli, Philippine Barangay Folk Dance Troupe. Thank you very much. Pag nasa mall ka ba, ganyan ang outfit? Pwede. Alright, mga kapatid, ready na para umindak sa saya. Tara na at salubungin ang araw ng maingiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Feel the good vibes flowing lamang po, mga kapatid. Siyempre, share na rin natin yan sa ating kapwa. Ako po, si Jeff Palsermana. At para gumaan ang feeling, kwento lang ng kwento, mga kapatid. Ay! Lalo na kung nakaka-happy naman. Ako okay. Si Mark Logan. Ay, kinilig din ako. That's right, Kuya Mark. Kaya naman, stay inspired and motivated na rin. Ako naman po, si Maui David. Sabay sa inyong agahan, samahan na rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At siyempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chicky Roa Puno. Kaya naman, masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, Justin, from Pinoy na Pinoy, punta naman tayo sa healthy na pwedeng pampachill ngayong summer. Pampachill, oh, sakto para sa summer cravings yun, di ba? Craving for something healthy ng pampalamig din. Ito, sagot na namin kayo sa healthy pampresko. Dayaan dahil sa atin. Mamaya ni Doc Dex makarintal ang kanyang healthy fruit cups sa sandok ni Doc. Wow! Uy, matitingman natin yan. Nandiyan si Doc Dex ngayon. At ito naman po, sa ibang issue, tatalakay natin ang sakit at hirap na madalas ay hindi maipaliwanag kapag nawawalan tayo ng mga alaga. Pag-usapan natin ang tinatawag na disenfranchised grief sa payong kapatid. Yan, para naman sa mga madalas na mag-online lending app,
alamin ang inyong karapatan lalo na kapag tila panghaharas na ang ginagawang paniningil. Yan naman ang idedetalye ni Attorney Buko sa Legal ba to? Legal ba yan? Something interesting this Thursday morning, mga kapatid. Ang trending na balot, pero chocolate! Yan, at ang iba pang paandar ng nadiskubre namin negosyo. Subukan natin mamaya. Alam mo, paborito ko yun pareho. Balot ba? Chocolate. Pinagsama tingnan natin. Pero ito po, para naman mapanatiling malusog ang ating katawan, ugaliin pong mag-exercise. At isa nga sa mga paboritong morning workouts natin ang pagja-jogging. Para iwas disgrasya at mas effective ito, may Running 101 tayo kasamang sikat na running coach na si Coach Rio. At sa mga nagbabagang balita naman sa frontline sa umaga, dalawang Pinoy kumpirmadong sugatan matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kahapon. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa siyam. Hindi bababa sa 45 pamilya na sunugan sa Parañaque. Pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino, sumampa na sa mahigit 2 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. At sa showbiz, pasurpresa ni Alden Richards sa birthday ni Catherine Bernardo, nag-trending. Isa pa pong nakakaganda ng ating umaga, mga pampabuenas na rin natin mga ngiti, mga kapatid. Bida na yan! Eto na, kagumoka ako, selfie contest na po, simple lamang ang aming mga mechanics. Samahan kami dito sa Good Morning, kapatid, hanggang matapos po ang show. Tsaka naman mag-selfie habang nanonood. Ipadala sa aming official Facebook page, Good Morning, kapatid, ang mga selfie. Teka, let's take a moment. Yes. May special tayong guest. At dahil ang mapipili po namin, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, kagumoka, grow and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Utang po tayo. Ah, nagigitin ka. Utang sana. Pala. Mark, wait, dito sa kaliwa, sa kanan ng tiyan. Tanungin po natin ang ating mga kapatid, nagipit ka na ba? Tatakutin at sisiraan ka pa. Ito ang ilan sa mga agresibong paraan ng paniningil ng mga online lending app. Ang tanong, ano kaya ang sinasabi ng ating batas laban sa mga abusadong kolektor? Yan ang isyu tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal ba to? Mare, bakit parang problemado ka? Mars, umutang kasi ako ng 10,000 sa online lending app. Eh, hindi ako nakabayad sa due date. Tapos ngayon, pinapadalhan nila ako ng death threat. Tignan mo, oh. Grabe naman, Mare. Nakakatakot. Oo nga, Mars, kasi pati pamilya ko nadamay. Attorney, naniningil lang online lending app sa pamamagitan ng pagpapadala ng death threat. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa memo ng Securities and Exchange Commission, Circular Number 18 na may petsang August 19, 2019, ipinagbabawal ng batas ang mga sumusunod na abusadong pamamaraan ng paniningil ng pautang. Una, pananakot na sasaktan o gagawa ng masama ang may utang o ang kanyang pamilya o sisiraan siya sa publiko. Pangalawang bawal, pagmumura, paggamit ng mga hindi kanais-nais na salita o pambabastos laban sa may utang. Pangatlong bawal, pagsa sa publiko ng detalye ng utang upang hiyain ang may utang. Pang-apat na bawal, pagpapanggap at panluloko na kunwari ay may court order na o may warrant of arrest na laban sa may utang.
ang sinumang mapatunayan na gumagawa ng ganitong mga unfair collection practices o mga abusadong pamamaraan ng paniningil ng may utang ay maaaring makasuhan ng paglabag ng Section 25 ng Data Privacy Act at maparusahan ng multa mula 200,000 pesos hanggang 5 milyong piso o makulong ng hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, binost ko ang picture ko at pangalan ko sa social media dahil hindi ako nakakabayad ng utang. Inilagay pa po doon yung halaga ng utang ko. Legal po ba ito? Hindi po yan legal. Ang pagpo-post sa social media ng picture ng may utang at detalye ng kanyang utang ay isang uri ng paninirang puri. Ito ay may layunin na ipahiya ka sa publiko gamit ang social media. Bukod sa mga parusang binanggit ko kanina para sa paglabag ng Section 25 ng Data Privacy Act, maaari ding makasuhan ng cyber libel ang gumagawa nito. Ito ay may parusa ng multa mula 40,000 pesos hanggang 1.2 million pesos o pagkakulong ng mula 6 na taon hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yan, sa mga sweet tooth dyan, gaya ko, susubukan natin gumawa ng healthy dessert na swak ngayong tag-init. Kasama natin, of course, si Doc Dex Makalinta. Good morning, Doc Dex. Good morning. Good morning. Namang healthy recipe. Oh, ano ito, Doc Dex? Gagawa tayo ng banana mango creamy treat. So, para sa mga baguettes at saka sa mga baguettes at heart. At saka sa mga gusto, mga tulad dati na medyo may konting sweet tooth. Pero kailangan lang, syempre, kailangan natin mag-ingat din no, kung medyo may diabetes tayo. Okay. No, so, ipoportion natin, tuturuan natin yung mga kapatid natin ngayon kung paano magpoportion kung medyo tumatas yung sugar nyo. Uh-huh. At saka doon naman sa mga gusto lang din talaga ng treat. So, medyo mataas yung ano yung content ng mango. Yung mango, ito. Ito may banana tayo dito. So your banana is rich in fiber, potassium. No? So yan, lagay lang natin siya dito sa bowl natin. And then after that, sama na rin natin itong mangga natin. Mm-hmm. So ripe mango to. So medyo, alam nyo na, medyo matamis to ng onte. So sa may mga diabetes dyan, o yung tawag ko ay medyo... miyembro ng media, okay. No? Media Betis. Media Betis. Medyo ingat lang po sa gagawin natin today. Pero po, pwede pa rin naman tumikim-tikim kasi allowed naman talaga yung mga diabetiko kumain ng mula sa sugar ng around 5 to 10% ng kanilang caloric intake. Okay. Pero wag nang mag-go over beyond that. So pag 5 to 10% average, grams yan. Ano sa 10 grams, ba yan? Yes, mga ganun, 10 to 20 10 grams. 10 to 20 grams per day of simple sugar. Okay. Yan. Pero yun yung ginagawa natin kasi kung lalo kunyari ay naka gamot sila, pwede kasing bumagsak ng bagsak na bagsak yung asukal. So ayaw din naman natin na mag-hypoglycemia sila. So yun, naglagay din tayo dito ng all-purpose cream at saka naglagay tayo ng condensed milk. And then ito ay ating kakaluin lang ng kakaluin. Yan na yan. No? Actually, ito na yan eh. Oo. No? Pero ang gagawin natin ngayon, tuturuan natin kung paano magpo-portion ang mga kapatid natin. Okay. No? Bago natin ibigay sa ating mga tikim squad. Oh, speaking of tikim. Tikim squad! Actually, kapag kayo po ay diabetiko, isang scoop nito, okay na yun. Okay. Pagka diabetiko. Hindi ako diabetiko. Sa buong araw. Pero dahil hindi ako kumakain. Pero dahil hindi kayo diabetiko, Sir Mark, ano ka ba makakain? Pwede po. Ini-initiate ko kayo. Sir Mark, para sa inyo po ito. Dahil guess po kayo, sa inyo na din po yung bowl. Ito po. Ayan. Ayan. Thank you, thank you. Pero ako na-share. Nadaanan ko ito kanina dyan sa labas. Eh, gagamitin pala sa set. Hindi ko na upakan eh. Kay Mark, kayo na. Kayo na lang yung pakitok deck. Ito na. Pwede rin. Sir Mark, naghahanap kami ng upakan. May kilala ko. Parang kilala ko. Para kilala nyo na. Dibs. Teka, ano ba? Okay lang, gamitin ko na lang yung kamay ko. Ano ba tama pagkain ito, Doc? Ayan. Pwede nyo. Parang ilala. Isi-spread ba? Pwede nyo spread. Pwede nyo ilugin. Pwede nyo crush. Pwede nyo ilugin. Ay, Mark. Ano? Sir Mark, sa inyo na po to, spoon na to. Kasi po, kayo po ang icon. Hindi, meron siya. Meron siya. Oh, meron siya. Na bagay sa akin. Okay. Meron ako. Nakikialam lang ako talaga. Oh, yan. Lasahan nyo nga. Ano?
diferensya? Bakit ito naging healthy? Oh, well, well, hindi naman siya totally super healthy to begin with. Pero kasi nga dahil nga sa sobrang taas din ng ating heat index ngayon, kinakailangan din natin ng medyo malamig. Ng medyo konting tamis, lalo kapag bumabagsak yung mga asukal ng mga kapatid natin. Tandaan nyo, meron tayong mga news items lately na may mga lolo na bumabagsak yung asukal nila, nagda-drive, nababangga. So kinakailangan din, may news item tayo nung isang araw sa ano, sa Frontline Tonight at saka sa Frontline Pilipinas. Ang problema kasi pagka bagsak yung asukal natin, problema din yun. So pwede kayong mahimatay, ganyan. So you're allowed actually to have your sugars at around 10 to 15% no ng total caloric intake. So around 20 grams to 30 grams sa normal na tao na walang diabetes. Pero sa may mga diabetes po, 10 to 20 lang yan. Okay. Gusto ko dito, Doc Dex, ang ginamit nyo is yung fresh fruit. Fresh fruit. Parang mas advisable yun kesa dun sa nakalata kung sa kaya, no? Yes, Doc Dex, parang maintindihan ng mga kapatid natin yung 10-20 grams ng sugar sa prutas. Paano sa prutas, no? Sa prutas, ay katulad sa, kunyari, sa banana, no? Isa hanggang dalawa hanggang tatlo sa banana. Okay, Doc, ang ganda ng sandok ni Doc ngayon. May collab ng sabi ni Doc. Okay. Diba? May info for today. I love it. Okay, maraming salamat. Doc Dex, magaling tayo. Thank you, Doc. Kasi yung banana, yung banana parang naging manggang lasa. Si Doc Dex lang may kaya niyan, Kuya Mark. Sir Mark, alam mo, bukod sa sandok ni Doc, meron pa kaming patok ditong segment. Ito naman, ito, nakaka-happy din to. Mga nag-uumapaw ng ngiti ng ating mga Good Morning Kapatid sa ating Facebook page. Ito na po, ilan sa kanila? Yay! Mga babies! Good morning! Anyway lang, batingin ko rin pala, meron akong pinuntang event kahapon. Meron tayong batang-batang fan. 4 years old, si Tony! Tony, good morning! Good morning! Mami ni Tony, siyempre. Ayaw sumasayo. Oo nga naman, naka-costume din sila, kaya pala naka-bandana. Hindi pa po dyan nagtatapos, mga kapatid. Pwede pa magpadala na inyong mga selfies. Ilagay na lang po kung saan lugar kayo naroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of clothes sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Eto kay Joss naman tayo. Bakit? ito. Sigurado, maku-curious kayo. Balot. Pero chocolate! Paano yan? Tikman natin ang Pinoy Pride product na yan ng Auro Chocolates. Mamaya. At para naman mas ligtas at talagang effective ang ating cardio exercise, may pa-running 101 sa atin ang sikat na running coach na si Coach Rio. Abangan yan mamaya. At sa paing kapatid, dunghayan ang kwento ng isang ginang na tila wala raw karamay sa pagdadalamhati sa namatay niyang aso. Huwag naman po kayong alis. Magbabalik pa rin yung paborito morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Isa sa mga kinatatakutan ng fur parents ang mamatayan ng alaga. Tama. Dagdag pa sa nararamdaman nilang sakit kapag tila wala silang karamay sa pagdadalamhati. Ito ang aming payong kapatid. Pamilya ang turing ng marami sa atin sa mga alaga nating hayop. Kaya naman mahirap ipaliwanag ang sakit kapag nawala na sila. Ganito ang dinaranas kayo ni Marites matapos mamatay ang aso niyang si Phoebe. Halos hindi raw mapaghiwalay si Marites at Phoebe mula nang alagaan niya ito noong 2018. Pag weekdays, wala akong kasama sa bahay. Yan lang siya. Siya talaga ang kasama ko sa loob ng bahay kasi nga lahat ng yung anak ko nasa work lahat. Malungkot. Yan ang nagpapasaya sa akin. Pyometra o malubhang impeksyon sa matres ang ikinamatay ni Phoebe.
Hindi raw maiwasan ni Marites na sisihin ang sarili niya sa pagkawala nito. Wala yung kasama ko. Ako nagpapakain, nagpapaligo, parang baby, hinehele, naayusan ko ng buhok. Hindi ko napansin na yun pala meron na palang kakaiba sa katawan niya. Hindi ko naman masyadong nabigyan ng pansin. Kaya minsan sabi ko, parang kasalanan ko ba na nangyari kay PB yun? Na tinala ko naman siya agad sa bed. Siguro, hanggang doon lang si PB, pero sobrang-sobrang saya binigay sa akin. Si Marites ay nakararanas ng disenfranchised grief o isang uri ng lungkot o pagdadalamhati na hindi lubos kinikilala o pinapahalagahan ng lipunan o ng mga taong nakapaligid sa isang tao na nagdadalamhati. Kadalasan din, hindi nabibigyan ng suporta, pag-unawa o pagtanggap na inaasahan kapag sila ay nagdadalamhati. May payo ang isang eksperto sa mga dumaraan dito tulad ni Marites. It's very important to find a ritual to honor yung loss. Dahil nga hindi siya usually accepted ng society or konti lang nakakaintindi dun sa nangyaring loss dun sa tao, wala talagang masyadong closure na acceptable. So maraming paraan, pagjo-journal, minsan yung iba nagpapatattoo or yung iba gumagawa ng mga small services, no? Lalo na kung namatayan ng pet. So yun ang mga pwedeng gawin para lang ma-honor yung loss at maka-move through. Tunay pala yun, ano? Kuya Mark, may pangalan pa, disenfranchised grief. Yes, yes. So, kasi parang nakaka-relate din ako dyan dahil nangyari sa amin yan, ano? I have a Pomeranian. Mm-hmm. Actually, it's not my, ano, yung wife ko yung owns it, no? So, talagang iyak kami pareho nung nawala siya, ano? Mm-hmm. So, magdate 13 years na siya sa amin, eh. In the middle of the ano ng pagkabuhay niya, si Vince po siya, so Pomeranian. Na, medyo may aksidenteng nangyari, natapakan siya ng biyenan ko. So akala nila hanggang habang buhay na siyang na pilay, so hindi siya makalakad halos. So kung saan-saan kami nagpunta talaga, no? Sasabihin ng ibang, arte mo naman, aso lang yan, di ba? Hindi ho ganun, eh. Kasi Vince's family. Yan. So, ano pong ginawa niyo? Yeah, nakakita kami ng isang hospital sa Makati and we brought him there. Tapos na-opera siya, inoperahan siya ng mga 2 weeks na wala siya sa amin. And then he came back to us na maganda na, tumatakbo na siya. And then later on, yun nga, na nawala siya sa amin. So, pina-cremate namin siya. And, yung kanyang memories nandun pa rin. So yung ritual, nakatulong ritual din sa pagtatanggap ng nangyari, ano po? Nakatulong. Tama. At magandang intindihin na tunay po yan kung kayo yung nakakaranas. Kung kayo naman yung nagsasabing, ano ba naman yan? Kasi marami din namang hindi nakakaramdam ng ganon, kaya hindi ka makarelate. Pero maganda is alam na natin, mas yung mula tayo na talaga nangyayari, hindi lang sa aso, kuminsan sa mga bagay na hindi natin akalain, iiyakan natin. Halimbawa, namatay yung inyong paboritong artista. Taong hindi nyo kilalam. Yung nakunan kayo. Yung mga ganung klaseng bagay. Intindihan natin na kailangan din palang magluksa at kailangan din nating daanan. Correct. Diba? Naku, maraming salamat sa pag-share, yes, Kuya Mark. Okay. Oh, sa aming pong pagbabalik, choco na balut. Narinig ko kanina pa, balut na choco. Tama ba? Aha. Either way, ang weird pakinggan, pero titikman natin ang ibinibida ngayong chocolate balut ng Auro Chocolate sa Patok to. Nako, titikman mo, Kuya Mark? Malamang. Okay, bet ko si Kuya Mark dyan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama po rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito, may tanong ako sa inyo. Ngayong Filipino Food Month, kumakain ba kayo ng balut? Maui and Justin. Tama bang sila yung tinatanong ko? Kumakain ng balut? Hindi, to be fair, kumakain ako. Pero yung dilaw lang at yung sabaw. Yung sisiyo hindi mo kaya. No? Hindi pa. Sa ikaw, ngayon. Justin. Kapag ano, kapag hindi pa hairy yung sisiyo, alam mo yun, parang... Kaya mo. Oo, kaya mo. Mas trip ko yung Pinoy, to be honest. Pinoy boy ako. Pero katulad ni Maui, hindi ko pa rin kayang kainin talaga yung sisiyo. Diba? Pero ito, hilig nyo man o hindi ang balut, siguradong hindi kayo tatanggi. Ito na, sa chocolate na yan, kasi ang nasa harapan natin ngayon, yung mga balut na yan nagawa sa chocolate. At may mga sorpresa pang naghihintay daw sa loob. Balita ako, kaya wag na natin patagalin pa. Kausapin na natin ang co-founders ng Auro Chocolate, Mark Mendoza Ocampo at Kelly Go. Mark and Kelly, good morning! Okay, good Kelly. Morning, Mark and Kelly! Good morning! First of all, ang ganda ng mga boses nila. Yes. Oh, ang broadcaster talaga. Sobra! Mark, Kelly, congratulations sa business niyo. Kwentuhan niyo naman kami. Paano nagsimula itong idea ng paggawa ng balot chocolate eggs? So favorite actually talaga namin yung mga Filipino street food, diba? So talagang gusto naming paglaruan yung idea in terms of what actually can we do. So parang nakakatawa kasi, diba, pag Easter, maraming eggs. So parang yung idea talaga kapag kinakain yung balot, masaya siya kasi parang may experience, may journey. And so with this then, may journey ka din. So may surprise din siya sa loob na pwede mo rin kainan. Simulan na natin yung journey. Yeah. Doon nag-start yung idea. Simulan natin yung journey ng pagkain ng balot. At mauuna ka. Paano ba yan? Game. Okay. Okay, so chocolate. So should we just pick it up and then open yeah, it? Yeah, let's go, Maui. Okay. Sa tingin ito, nakakain yung balat. So do I have... Fully edible siya. Fully edible. Okay, so I just eat it like this. Hindi ko na siya i-open. Pakita muna natin siguro. Pwede ba natin siya mag-crack? Oh, we can crack it open. And then, ano po may nasa? Ayaw nyo ng sisyo, but I hope you eat this one. Oh, nice and cute. Oh, cute. Napaka-cute. Ganun naman pala siya. So anong chocolate yung ginamit natin for that? So white chocolate yung labas para mukha talaga siyang itlog. Right. And then we put milk chocolate as another layer. Yan yung nakikita niyo sa loob. Sa loob yung brown. And then the sisyo itself is made of white chocolate. White chocolate. Color na yellow para mukha siyang duckling. So ito ba yung naging mabenta nung Easter? Yeah, yes, sobra. Actually. Sobrang mabenta. ASMR, marinig mo rin ah. Oy, may nagsishake sa loob ng garage. Nandiyan siya. Unahin natin yung sisiw. Kelly, I have a question. Are yes. the are these the ingredients locally sourced or made? Yes. So, ever since, we are only using 100% local na mga beans na, cacao beans. Wow. Kasi we really believe na gusto namin supportahan yung ating mga farmers that do so much hard work. Ay, ang ganda naman. Napakaganda naman. Hindi makapag... Ay, hindi na siya nakapagpigil. Yeah, so it's 425 and inumpisahan namin siya as like really an Easter offering. Pero napaka-popular niya na out of stock kami kaagad. So dinecide namin na gawin na siyang permanent part of our collection. Nice. Kasi balot is not just for Easter sa atin, diba? It's really na kinakain natin siya all year round. Totoo naman. Pwede kayong asunan din to. Why not? Sweet and salty, very good. And then Mark and Kelly, can you please walk us through the other products that you have here sa harap natin. Nakikita natin may iba't ibang klase pa ng tsokolate, no? Can you tell us the flavors chocolate. Of each one? Yeah, so actually meron din kaming mga plain chocolates din. So we have white chocolate, milk chocolate, at saka dark. So kung gusto niyo medyo simple yung tsokolate ninyo, meron kaming classic collection. Tapos yung mga fun flavors talaga namin, we call it yung Fiesta collection natin. Yes! So lahat talaga actually is indicative of yung mga different fiestas in the Philippines. So katulad ng Cashew Dulce, yung design niya parang Giant Lantern Festival sa Pampanga, yung Salted Peanut naman, Mascara sa Negros, Kadayawan para dito, tapos yung Pinagbenga sa Benguet. So lahat ng ingredients base sa mga fiesta na pinagagamitan. At alam mo yung packaging nyo, pang export quality talaga. Yes, diba? Parang, wow, from the Philippines. Sobrang well-made. Pero itong mga nakakanyo, same products yan, same set of items yan, diba? No, this is yung newest product namin. Okay.
Tawag okay. niyan, Dragé. Dragé! Dragé! So, it just means na, ano siya, chocolate-covered nuts. Okay. So, caramel, yan yung hawak mo, that's a caramelized peanut na may milk chocolate. Okay. And then the other one naman is caramelized hazelnut with dark chocolate. Okay. And then so, once you have natin, one, you can't stop. Buksan? Yes, of course. And then this one is? This one naman is a freeze-dried mango. Iba siya sa regular dried mango kasi wala siyang added na sugar. Tapos we added, covered it and rolled it in dark chocolate. Tapos crispy pa siya. So, diretso bukas na eh, no? Wala nang papaalam. Again, ang daming laman. Yes. Very nice. Very so, anong, generous. Gano'ng karami yung laman nito? Nang isang gano'ng? Ano to? Ooh, that should be a game. Hazelnut. Binangan, dapat. Hazelnut. Dragé. It's 180 grams, so may maybe about 30 to 40 pieces. Wow, napakasarap. Park and Kelly, I'm sure. Grabe ba? Grabe. Alam nyo guys, sobrang hirap din talaga magtrabaho minsan. Kasi? Kailangan talaga natin kumain eh. O sige, kain ka na lang dyan. Ako na magpapapromote. Ano pa ba ang dapat nating abangan sa Auro? At saan kayo mahanap para sa mga kapatid natin na excited ng matry yung products nyo? So, kung pumunta kayo sa cafe namin sa BGC or sa IKEA, palagi kaming meron mga special products kapag season. Tapos meron din kami, of course, mga drinks at saka mga food na pala, lahat actually sila may halong chocolate. At saka pastries. Pastries din. Okay. Kaya na ba, Jess? Maraming salamat. Mark and Kelly ng Auro Chocolate. Thank you very much, guys. Salamat. Thank you. Thank you. Back to you, Dimples. Ako nga pala to. Kaya pala hindi ako pinasangka. Sorry, Derek. Ang sarap. Thank you, Auro. Sabi po, magbabalik yung burn na natin ng mga calories ng sokolate na to sa jogging. Ang bilis naman po. Paano nga ba tumakbo ng tama? Alamin natin yan. Running 101 po tayo kasama ni Coach Rio de la Cruz. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong happy morning kasalo. Good morning kapatid! Nagbabalik ang good morning, kapatid. Lahat naman tayo dito marunong tumakbo. Oh. Diba? Oh. Paano ba yun? From responsibilities. Pero, ito, alam nyo ba na may tamang paraan daw ng pagtakbo? Nako, iwas disgrasya na nga, iwas sakit pa. Yan ang ituturo po sa atin ngayon ng International Marathoner Coach Rio de la Cruz. Woo-hoo! Good morning, coach! Welcome! Good morning, kapatid! Kasi medyo guilty ako dyan. Dati kasi, di ba, pag napapanood mo online, pag feeling mo, ay, iba lang talaga yung itsura sa akin pag tumakbo kasi magkaiba kami ng katawan. Pero in truth, meron palang dapat disiplina at form na sinusunod. Tell us more about that. So, but before that one, turo lang ako ng mga 2 to 3 exercises para warm up, para bago ka tatakbo. Importante na ma-prepare natin yung muscle natin para hindi tayo ma-injure. Gagawin natin na nakahilis. Yes! Ano lang naman, hindi lang naman ano. So, yung first warm up natin, pwede nating shoulder shrug. So, ganyan lang. 1, 2, 3, 4. So, pwede siyang hanggang 10, hanggang 15. Yan. Kasi pag tumatakbo tayo, ito yung unang nangangawit, lalo sa first time. So, hindi natin alam na ginagamit pala natin siya. Kung ganyan din yung movement ng anak ko pag pinatanong ko, kung nasa yung laruan mo. May kasama pang iling yun. Saka nag-homework ka na. And then, ano naman, sa hip rotation naman. So, konting space. No? So, yung first natin is, iro-rotate lang natin yung hips natin. Back, and then forward, and then other side. And then forward. Ah, okay. So pwede rin yan 10 to 15 counts no each side. Kaya talaga ako nag-skirt. Yeah. And then yung last pwede nating yung third natin is pwede nating gawin yung planting rise yung tawag namin. Planting so, rise. So naka-straight lang yung knee sa harapan and then parang scoop mo. And then up. And then pwedeng jog in between and then other side. Yeah. So pwedeng gawin yan 10 to 15 times, kung pwedeng mas mahaba, 20 times. Tawag ba dyan warm-up coach? Yes, para dynamic warm-up. So, very important to increase core body temperature before you do your exercise to prevent injury. But after naman na mag-exercise, important naman yung cool-down stretching, which is yung
stationary stretching naman. Like, Coach, akala ko milk tea. Cool down. Cool down. Patay tayo dyan. Sorry po. Liquid pass kasi siya. Sorry po. So, importante din kung iwas injury din ang cool down. Ito ba yung mga ganyan, sabi nyo? Yes, ma'am. Pero ituro ko na yung proper running. Yun. So, kanina winner up natin yung shoulder natin. Kasi very important. When you run, dapat naka-relax lang siya. So, nag-side view lang ako, no? So, yung shoulder should be relaxed. Yung elbow, at least 90 degrees yung angle. Yung fist, dapat hindi siya tense, hindi siya dapat naka-close. Dapat mas relax lang siya. Okay. Coach, bakit may iba kung nagre-run parang nakaganyan? Pwede naman. Bakit? Bakit mas para loose? Para loose, oo. Kangaroo type. Pero para mas maganda yung format, mukhang... Mukhang pro. Yun. Nalimiss din na yung trabaho nila. So next is yung when you swing your arms, dapat hindi magko-cross masyado ng midline ng katawan mo. So dapat iwas yung rotation. Kasi yung objective natin is to move forward. Okay. So when you have bigger rotation, nababawasan yung performance. So yung ganyan, ito yung mali. Yeah, no. So dapat dito lang siya. So when you paganda yung itsura yun. Kasi parang, 'di ba? Parang action star. Parang intense, pero hindi. Mali. Ganito eh. And then when you swing back, dapat at least konting lang dito sa sa hip. Parang lagi kayo naka-stomach in, ha, coach. Ganun ba dapat? Oo, dapat dapat engage your core. Engage your core. So sample lang ng arm swing. Ito lang. Yan, diyan lang. Tapos relax shoulder. So meron naman taas. Huwag masyadong mataas. Pero kapag nag-sprint ka na, normally, nangyayari eh. Para buwelo, no? Tapos huwag masyadong naka-lean forward, hindi rin dapat naka-lean back. So saan? Just right lang siya. Parang naglalakad. And then mayroong 3 types of foot strike, no? Okay. Very important also. So heel strike, pag nag-land yung foot mo, heel yung nag-first na nag-land. So normal, ito yung very common kasi when you walk, biomechanic, di ba? Heel strike talaga automatic. Okay. Kaya pag tinignan mo yung ng shoes natin, mas makapal. Dun eh. Yes, pati yung sakong natin, di ba, mas makapal siya. Kasi yun yung automatic. Pero sa running, mas mabagal siya. Kasi pag ginamit mo yung heel strike, mayroong breaking point. At saka nag-overstride ka. Dapat, no? So, mas mabagal siya. At saka mas prone siya sa injury. Bakit pagka umuwi ako ng late, ganun ang kakbang. Yan sir ang ang tawag natin dyan, tiptoes. Yan ang pinaka-efficient, pinaka-mabilis. Pag gusto mong mas mabilis, tiptoes siya. Pero kapag sasali ka ng mga half marathon, full marathon, yung suggest ko, yung midfoot. Kasi pag naka-tiptoes ka, tatakbo ka ng 42K, magkakaroon ng tense yung yung calves mo, so magkakaroon ng injury. Pero coach, matanong ko lang kasi ba may iba't ibang klase ng pa, mayroon mga flat footed, mayroon bang tamang paraan ng pagtakbo kapag halimbawa flat footed ka? So normally yung sa structure ng bone and muscle natin, so ang suggestion lang doon is yung proper running shoes. So, mayroon kasi ino-offer na pang flat-footed, pang high arch, di ba? So, minsan kapag high arch ka, mayroon kang nilalagay na insertion para mayroong nagsusupport doon sa arch. Pag sinabing flat-footed kasi yung middle ng foot mo, parang flat siya. Flat na lang, walang arch. Walang arch. So, yun, medyo prone sa injury kasi nagko-collapse yung iyong arch. Yes. So, plantar fasciitis, very common. So, pag ganyan, anong klaseng sapatos dapat? Pronated, non-pronated? Dapat yung mayroon siyang arch support. Oh, ngayon, support. Hindi na masyadong ina-identify yung flat-footed. Basta mayroon arch support. Tapos ano na nga dun sa tatlong uri ng pag-land, ano ba yung pinakamabisa? Ano yung dapat consciously gagawin namin? So, for regular running lang, no? Midfoot, midfoot lang. Yung flat lang siya. Flat. Okay. Oh, yung flat. So, kung gusto mong bumilis, tiptoes. Pagka ayaw mong maninig sa gabi, 100, 200, tiptoes. 400, yan yung very common. Pero pag, yun nga, medyo mabagal lang kapag heel strike. Pero wala naman, ako as a coach, wala namang perfect na running form. Ang sinasuggest ko sa mga athlete ko is, kung ano yung running form na nag-work sa'yo, na walang injury, then tuloy mo lang. Unless, magko-compete ka for Olympics na kailangan nating ayusin, di ba? Yung running form na mas more efficient. Pero kung ano yung nag-work sa'yo at okay naman siya, hindi ka na-injure, then go for it. Go for it. Nice. Thank you, Coach. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Meron ba kayong mga events na gustong imbitahan para sa ating So, kapag nagte-training kayo, dapat meron tayong objective. So, meron kaming race na ginawa, no? So, yung Hoka 3G Run Asia, nagaganapin this Sunday, April 7. Pero sold out na po siya. So, we have 8,000 participants. Wow! Yes! So, but ang maganda nito,
available siya for different cities in the Philippines. So, meron kami sa Cebu, Davao, Iloilo, Bacolod, ayun, CDO, pa, and Baguio. Pwede pa po yun. And sa leg 2 po, meron tayo sa August 2, ay sa June 2, tapos August 4 sa Trilogy Finals, and December 8 yung finals natin, 42K. So, nag-ano siya, progressive. Yung leg 1 namin, 16K, leg 2, 21K, leg 3, 32K, and then yung last is 42K. www.runrio.com para sa mga detalye niya. Apo, or sa ano po, sa trilogyrunasia.com. Alright. 3 energy ni Coach Rio. So, yung coach mo, may inganyo ka talaga. Thank you so much sa tips, at syempre sa mga events. Pa-good luck sa inyo, Coach Rio de la Cruz. Thank you. At ngayon po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations, Genesis Canoneo. Hintayin na po Congrats. And that is it para sa ating Kwento Pinoy Thursday. Spread happiness sa po, mga kapatid. At Kuya Mark, imbitahin mo na sila ang ating mga kapatid sa iyong much-awaited show. Okay, sa April 6 po, sisimula na alas 6:15 ng gabi. Araw-araw at yung Sabado po yan, no? So manood na po kayo. Top 5 mga kwento ni mga kwentong Mark Logan. Top 5 mga kwentong Mark Logan. Marami pong mga sorpresa po kaming bibitiwan dito po sa programang ito. Mapapanood po siya 6:15, tapos sa 1PH po 8:30, same day po. Thank you so much. And once again, welcome. Okay, thank you again, Mark, sa pagsama sa amin this Thursday sa pumakabudong umaga ang nahihitin namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming mga pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba kasama inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!